Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat. Yan, Lisa Lim, kaya wala na tayo pag-asa manalo. Pag-asa siya na nanalo, kaya antay na lang natin si Yorme. Yun, sa susunod na eleksyon. Solid disco forever. Nay Dorothy Luzon, hello po. Arc Shadow, Tinkerbell, Kuya Dennis Avila, hello. Ayan. At bago po tayo magsimula, shoutout ko po muna itong ating mga ate at kuya at nanay. Ayan, si Ate Betsy A. Shoutout po Ate Betsy A. Ayan, shoutout kay Kuya Amir Bandali, kay Ate Ruina, kay Nanay Imelda Nakamura, kay Ate Kiko Chan, kay Nanay Aida Letonen, kay Nanay Betty Bukpol, kay Nanay Grace Murayama, Nanay Griselda Houcher. Hello po. Kay Nay Yolanda Bench, Nay Maria Victoria Bautista, Ate Nika Pinay UK, kay Tita Valente Guzman, Ate Ohilea, Ate Susan Ilio, kay Nanay Merani Kimura, hello po, Ate Mayet Bogay, Nay Dal Chris, Nay Esther TV, kay Ate Nisiosa, kay Ate Joseph Brooms, kay Nay Emelita Hader, Nay Soledad Mulier, Ate Amboy Wali, Ate Ana Banu, Nay Kuya Rick Natividad, Ate Meg Pinay, Ate Rachel Go, Doktora Maymay Delilah, kay Ate May Armada, kay Kuya Biburay, kay Ate Jennifer Traylor, kay Ate Esme, Ate Carla Weber, kay Ate Lorna Ortia, kay Ate Peli Snell, kay Ate Lilibet Buenconsejo, kay Ate Coffee Beans at Ate Joy Mangsat, kay Nanay Maria Peters, kay Ate Jean at Kuya Carlo ng Hawaii, Kuya Ernesto Tubalado, kay Ate Grace Hakumoto, Kuya Jean at Ate Mary, hello po. Okay, kay Ate Diana Caneco, Nanay Georgia Dael, Ate Sirius Amateur, Ate Ivy Rose and Kuya Puok, Marcy Armado, Ate Susan Mutok, Nanay Tiger 3302 at Vicky and Noli Sale. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat at nandito po tayo. Ay, Ate Netrafael, hello po. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Kidapawan Plaza. At good news, ewan ko kung good news to. Aba, nakapag-live na po ako sa FB. Talagang pinatapos lang ni FB ang election. Tapos hindi niya ako pinayagang mag-live sa aking FB. Ngayon lang niya ako pinayagang mag-live. Ayan, at nakapag-live na ako sa FB. Ayaw po, maganda po talaga dito. Yan po yung landmark ng Kidapawan. Ayan. Kasi doon, maraming nagdadaan po eh. Kaya dito lang tayo pumwesto. Okay, Kuya Romel Revuelta, shout out. Nelly Lowe, hello po. Kuya Rainier Miranda, Aurea Cancino. Gerardo Ramirez, hello po. Michiko Sato, hello po. Marisa De La Cruz, Salve Bongon. Kamusta na kayo ni Joy Macmac? Okay naman po. Si Joy po ay nagpunta kami kanina dun sa tita niya. At kada nagpupunta kami dun sa tita niya ay nag-shopping siya ng mga halaman, ng mga bulaklak, ng kung anong halaman ng kanyang makuha. So nag-shopping po siya doon. At hindi po yun yung shopping na may bayad. Yun po ay shopping na harbat lang, harbat. Inarbat lang ni Joy yung mga halaman ng tita niya. Ayan. Anel, hello po. Mache Milendres, hello po sa inyo. Nay Georgia Dael, hello. Duquesa, hello Ate Duquesa. Hello Macmac and all legit Isconians. Walang iwanan hanggang dulo. Love Malu, hello po Ate Love Malu. Ayun, Armando Nidea, good PM din po from Basilan. Isabela Basilan, Baldalen Castelo, hello po. Magandang hapon po sa inyo ha. Nakalive po tayo sa FB at isang pambihirang pagkakataon nito dahil for the how many days na ako hindi nakapag-live sa FB. Ngayon po, nakapag-live ako sa FB. Ganun talaga. Ate Sara Mora, hello. Elisa Maano, Christina Villega, hello po sa inyo. Ate Jana Batanggenya, hello. Actually, alam nyo, umalis ako ng bahay, umuulan. Tapos, pagdating ko ng President Rojas, walang ulan.
Pagdating ko nung tinatawag na 114, umuulan. Pagdating ko dito sa Kidapawan, walang ulan. Dalawang beses akong naghubad at nagsuot ng kapote. Hello po Ate Malu Ebasco Beren, nasa FB. Sa mga nasa FB, shoutout po sa inyo ha. Yan, nagbabalik live tayo sa FB at tingin ko hindi na tayo ire-report sa FB. Bakit? Tapos na election eh. Wala na silang mapapala sa atin. Diba? Wala na silang mahihita sa atin sa FB. Kahit na ano pang kahit na ipa-block nila tayo, eh wala naman ang ano, tapos na ang laban, 'di ba? Aaron Pen, ayan, good evening Boss Mac. Kayo po ang boss ko. At Emilyn Ebona, hello po. So ayan, nako si Marcos Jr. Alam niyo po ba si Marcos Jr.? Nakakatuwa naman kasi kahit papaano si Marcos Jr. po ay meron siyang time magpahinga. Ayan, namamahinga po ngayon si Marcos Jr. at nasa trip siya. Sabi nga ng kanyang tagapagsalita, sabi nga ni President, ano ba pangalan ng presidente natin ngayon? Si President Vic Rodriguez. Ay, hindi ba yun ang presidente natin? Kala ko yun ang presidente natin, si Attorney Vic Rodriguez. Hindi pala yun? Kala ko yun ang presidente natin eh. Yan. Maria Pincham, hello po. Ayun, President Vic Rodriguez. Tama, Ate Duquesa. So sabi ni President Vic Rodriguez, si Marcos Jr. daw ay nag-trip. Nag-trip daw. Hindi, namasyal. Namasyal, bumiyahe, nagpunta po ng Melbourne, Australia. Ayun, siyempre, pati naman ng ating kagalang-galang, kapit-apitagan, kataas-taasan na Vice President si Pipileni, namasyal din at nagpahinga din after ng tatlong buwan ng pangangampanya, pinuntahan ni Pipileni ang kanyang, hindi naman unika ihe, kasi maraming anak na, merong tatlong anak na babae, si Pipileni, at lahat yon ay daughters niya. Baligtad. Ayan, si Pipileni ay merong tatlong daughters at lahat po yun ay babae. Medyo mako-confuse ka pe. O, nasa Australia nga daw po at alam niyo po ba sa Australia, ha, talo si Marcos Jr. Sa buong Australia sa bilangan, ha, sa boto, sa absentee voting, talo po si Marcos Jr. At napakainit po ng pagtanggap ng ating mga kababayang Pilipino kay Marcos Jr. Siyempre, magiging presidente ng Pilipinas yan, napakainit po ng pagtanggap doon. At sa sobrang init po ng pagtanggap doon ay may mga hawak silang placard at sila po ay nagwewelga, nagrarally sa pagdating ni Marcos Jr. doon. At sabi nga dito sa ulat ng Rappler, Marcos has spoken to former Dole Secretary Benny Laguesma and Toots Ople before he flew to Australia. Ayan, they are the two being asked to serve in the economic team. Says Rodriguez, the two ask for time. Says Rodriguez. Ayun. So humihingi daw po ng ano ng panahon itong dalawang inopera ng pwesto sa gabinete ni Marcos Jr. Yang si Toots Ople, ano yan? Bulakenyo yan, si Toots Ople. Ang alam ko yan ay kung hindi daw nagkakamali, anak yan ni Raul Ople, yung dating Senador Raul Ople. Okay, ito, Rodriguez on the small picket in Melbourne to protest Marcos' visit. Nakakahiya, wala sa kaugalian natin ang hiyain ang kapwa mo Pilipino sa ibang bansa. Ang dapat magsabi kung welcome siya ay gobyerno nila, hindi Pilipino na nandun lang dahil maraming poot. Ayun. Kapag po ano, kapag po ikay nasa abroad at meron kang gustong kondenahin na presidente, vice-presidente, senador, kung ano man ang posisyon nito, hindi po pwede ha. Ayan ang tandaan nyo. Pag po kayo nasa ibang bansa, pag pumunta po dyan si Marcos Jr. sa ibang bansa, dapat ay salubungin nyo ng kiss sa bayhag. Ayun. Salubungin nyo po ng kiss sa bayhag. Kasi sabi nga ni President Vic Rodriguez,
Eh, ah, Blas Ople, yun, sorry. Si Blas Ople pala, sorry po, opo, Candelaria Umaday, tama. Ang tatay ay si Blas Ople, yung palang Raul Ople, anak yun. Yun, kasi dati nangampanya kami dyan kay Raul Ople, nung kumandidato yan na, ano ba kinandidatuhan ni Raul Ople, vice-gobernador yata sa ano yan, vice-gobernador sa Bulacan ata, tinakbo niyan si Raul Ople. Yan. Salamat po sa pagtama sa akin na yan. Basta po meron mali sa akin, tama nyo lang po ako ha. Yan. I'm not perfect. Yan. Hindi po tayo perfecto. Tao lang po tayo. Vlogger lang. Nagkakamali din. Vlogger lang, nagkakamali din. Ay, teka ba tayo bumaba? Ay, naku, nagre-resign na tong aking, ano, tong aking patungan ng cellphone, sa totoo lang. Pilapilantod na yung pa eh. Tapos ayan, medyo ayan, katulad niyan, kanina okay siya. Ayun. Ngayon po, dahil dito sa post na ito, yan daw po ang sinabi nitong si President Vic Rodriguez. At sabi nga po niya, hindi daw po kaugalian, ayan ha, nakakahiya daw po, wala sa kaugalian natin ang hiyain ng kapwa mo Pilipino sa ibang bansa. Palibhasa po, itong si President Vic Rodriguez, hindi po niya naranasan maging OFW. Hindi naranasan ni Marcos Jr. maging OFW. Alam niyo po ba, nung ako'y papunta ng Malaysia, siguro mga 1 week before, pupunta na po ako Malaysia, alam niyo po ba sabi sa akin ng tito ko, Mac, mag-iingat ka sa abroad. Sabi ko, okay po. Opo, sabi ko lang ganon. Mag-iingat ka sa abroad, lalo na sa mga kapwa nating Pilipino. Parang, napaisip ako ba? Bakit po? Basta malalaman mo din yan, basta mag-iingat ka, lalo na sa mga kapwa natin. Sabi ko, sa ano po, sa mga Pilipino, sa mga makakasama ko dun sa trabaho na Pilipino. Oo, mag-iingat ka doon. Sabi ko, okay. Nakapunta na po ba kayo ng Malaysia? Sabi, hindi. Pero parehas lang yan, kahit saan ka magpunta. Ah, kahit saan ka magpunta, sabi sa akin ganun. Kahit saan ka magpunta, kapwa mo Pilipino ang sisira sa'yo. O di parang, okay, parang naano ko na, nawala na sa isip ko. Trabaho ako ng Malaysia, after 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, wala namang akong na-encounter na ganoon nung mga unang taon ko sa Malaysia. Aba, nung pong ako'y maging vlogger na, ay, doon ko nalaman. Totoo po. Totoo po pala. Kung sino ang kapwa mo Pilipino, yun po ang sisira sa'yo sa ibang bansa. Yun ang sisira sa'yo sa trabaho, sa ginagawa mo. Katulad niyan, ako po'y naging vlogger. Aba, nung nakita po nung isang Pilipinang taga-kuskus ng kubeta doon sa Malaysia. Sorry for the term po, wala po akong ibig pakahulugan dyan. Yun lang kasi yung pantukso ko doon. Yun lang kasi ang tukso ko doon. So, itong for 17 years na kuskus ng kubeta, hindi po siya nakahawak ng sahod sa loob lamang ng isang buwan na kalahating milyon. Ngayon, nung ako'y sumahod sa YouTube ng kalahating milyon, nung kainitan ng pandemya, dumaan sa kanila yung sahod ko doon sa kabit niya. Ngayon, nung nahawakan niya yung pera na kalahating milyon, aba, doon po parang nanlaki mata niya. Nung nakita niya yung laman nung binigay niya sa aking folder, nung pagbuklat kong ganon, nasa 43,000 o 44,000 ringgit. Pagbukas kong ganon, nanlaki yung mata niyang ganyan. Nasa kalahating milyon po yung laman nung envelope. At yun yung sahod ko sa YouTube. Yun yung kauna-una ang sahod ko na malaki sa YouTube. Ayun na. Doon na po parang nag-iba ang ihip ng hangin. Doon na parang, doon ko na napatunayan na kapwa mo pala talaga Pilipino ang sisira sa'yo. So ito, madaling sabihin ni President Vic Rodriguez na nakakahiya. Wala sa kaugalian natin ang hiyain ng kapwa mo Pilipino sa ibang bansa. Siguro yung iba, maaaring yung iba, matinong Pilipino, hindi nang aagrabyado ng kapwa Pilipino, hindi nang tatraidor ng kapwa mo Pilipino, pero merong mangilan-ngilan na mga kapwa natin Pilipino na actually kung sino pa nga yung magiging kaibigan mo
yun pa ang babanat sa iyo. Yun pa ang sisirain ka. Ay, totoo po, Ate Duquesa, inggit at insecure po talaga. Grabe po. Kasi for 17 years niya po sa Malaysia, hindi siya nakahawak ng 44,500 pesos. Talagang ano, talagang isang buwan kita sa YouTube, 44,500, hindi siya makapaniwala po. Kaya yun, after ng, after kong palamunin sa palad ko, kung ano-ano ibigay na gamit ni Joy, binibili pa ni Joy ng kung ano-anong gamit, mga sandals, pati yung anak, aba, eh, nagulat po kami. Eh, meron na po palang masamang binabalak sa amin. So, yun po ay katotohanan na ang mga Pilipino po ay kaugalian na yan. Yung ibang Pilipino, kaugalian na po yan na kahit po sino pang, kahit sino pa yung tulungan mo, kahit maging mabuti kang tao. Katulad na nangyari kay Yorme Isko Moreno, kahit na anong galing mo, sipag mo, bait mo, kahit na gaano ka yung sobrang busilak ng puso mo, ikay matulungin. Hindi ka makaka-assure na ikaw ay hindi tatraidorin ng mga nakakasalamuha. So yun po yung nangyari din kay Yorme. Kita nyo, kahit na, eto hindi ako nanunumbat, hindi ko sinisisi yung mga hindi bumoto kay Yorme. Pero, di ba, si Yorme yung taong tumayong padre de familia ng City of Manila ngayong panahon ng pandemya. So, yung nangyari kay Yorme na ginawa niya sa Maynila, talagang exceptional. Hindi nagawa ng ibang namumuno sa kani-kanilang bayan o kani-kanilang syudad. Maaring sa ibang syudad, baka nagawa. Like Bico Soto, nagawa niya yan. Like kay Kaeming Pascual ng Nueva Ecija, Gapan, Nueva Ecija, nagawa niya yan. Pero siguro mabibilang mo lang sa dalire, paa at kamay, ang mga tao, ang mga katulad ni Yorme na nakagawa ng ganyang kabutihan sa kanilang constituents. Diba? Pero kasi ang tao, ang Pilipino, tumatanaw talaga ng utang na loob yan. Aso nga, diba? Hagisan mo ng buto. Pag tinatahulan ka, hagisan mo ng buto yan. Hindi ka na ulit tatahulan. Diba? Kasi ganun ang ginagawa ko. Nagtatrabaho ko sa Burger King. Madaling araw ako lagi umuwi. Yung aso ng kapitbahay namin, pag uuwi ako, tahol ng tahol. Laging kulang na lang eh, habulin talaga ako. O, nung ako eh, natutong mag-uwi ng mga burger na hindi naubos ng customer, mga manok na hindi nakain ng customer, ang ginagawa ko, binabalot ko, inuuwi ko, tapos pinapakain ko dun sa aso namin. Ngayon, para yung aso naman namin, eh, kasi minsan isang plastic bag, halos hindi na maka bulapay sa busog yung aso namin. Ang ginagawa ko, binibigyan ko ng konti yung aso sa nadadaanan ko na iskinita. Awa naman ng Diyos, simula nung hinahagisan ko ng burger yung aso, hindi na siya tumatahol. At nakikita ko, kapag pina-flashlight ko, yung buntot niya, yung gumaganon-ganon na yung buntot niya pag parating ako. Hindi na siya yung, hindi na gumaganon. At ngayon, dun mo mapapatunayan, buti pa aso. Pakainin mo isang beses, tatanawan ka ng utang na loob. Pero alam niyo po, ang tao, kahit palamunin mo ng 10 taon niya, pag yan ay tinamaan ng insecure, ng inggit, at tinamaan ng yung nangyari kay Yorme, hindi naman insecure, hindi naman inggit yun. Pag nalason siguro ang isip, no? talagang hindi ka nakikilalanin, kakalabanin ka pa. Yun ang nangyari kay Yorme. Yan, Nitrous Hero, shout out. So, eto, magaling lang magsalita itong si President Vic Rodriguez na nakakahiya. Totoo po yan. Hindi, eto, bigay natin kay President Vic Rodriguez. Totoo naman yun. Nakakahiya yung nangyari na yun. Totoo yun, nakakahiya. Kasi, biruin mo, presumptive President of the Philippines pumunta sa isang bansa eh nagpipikit ang mga Pilipino. Nagwewelga ang mga Pilipino. Nakakahiya talaga yun. Di ba? Kung sa kahihiyan, talaga pong nakakahiya.
Eh bakit ito ang tanong. Ito muna ang tanong dito kay President Vic Rodriguez. Bakit ba nangyari 'yun? Bakit nagkaroon ng small picket o small o kahit nasabihin mo ngang tatlong tao lang yung parang nagwewelga doon sa Melbourne, Australia. Kahit nasabihin mong isang tao lang yon na nagwewelga doon eh. Diba? Ibig sabihin nun, ha, pumunta si Marcos Jr. sa Melbourne, Australia, pero hindi siya gusto ng mga tao doon. Hindi siya gusto ng mga Pilipino doon. Hindi siya gusto ng mga Pilipino na bumoboto doon sa Melbourne, Australia. Yun lang ang totoo niyan, hindi siya ginusto. Kasi kung gusto siya, meron bang magpipikit? Oh, sige, eto, bigyan natin ng ganitong senaryo. Oh, baka sabihin, bias tayo, baka sabihin eh, Mac, kasi vlogger ka ni Yorme, kaya mo sinasabi yan na ganun ang ano, nangyari kay Marcos Jr. sa Melbourne, Australia. Oh, sige, kunwari, si BP Lenny ang nagpunta doon. Tingin nyo ba merong magpipikit? Maaari, maaring meron. Diba, maaring merong magpipikit doon, maaring merong magwewelga din. O pag si Yorme ang kung si Yorme ang nanalo, naging presidente, tapos pupunta doon sa Melbourne, Australia, kung tatanungin natin na kunwari lang nagpunta si Yorme doon sa Australia, meron kayang matatanggap na welga si Yorme Isko Moreno pagpunta niya ng Melbourne, Australia? Ako ewan ko lang ha, pero sa tingin ko baka ang sasalubong kay Yorme ay yung mga supporter niya at hindi magrarally, kundi talagang makita mo mga placard, "Welcome Yorme Isko Moreno sa Australia. Mahal na mahal ka ng mga Pilipino sa Australia." Baka ganun ang mga sumalubong kay Yorme Isko Moreno. Diba? Pero yung doon, katulad na nangyari kay Marcos Jr., kung sa tagal na nila, kasi ito sinasabi nga ni Marcos Jr. diba sa mga interview, nakaranas sila ng pang-aapi, nakaranas sila ng kung ano-anong mga panlalait, masasakit na salita dahil sa kanyang ama. Alam na yan ni Marcos Jr. Diba? Alam na ni Marcos Jr. yan eh. Ewan ko lang kung alam din ni President Vic Rodriguez na etong nangyayari na ito kay Marcos Jr. ay matagal na itong nangyayari. Dahil maraming may ayaw sa Marcos. Tandaan nila, 31 million lang yung bumoto kay Marcos Jr. Oo nga, at majority ng mga botante binoto si Marcos Jr. E kamusta naman po yung another 34 million na botante? Pwera pa yung hindi botante. Pwera pa yung mga hindi nakaboto dahil hindi active ang kanilang mga ano, ang kanilang mga status sa kanilang ano, sa kanilang COMELEC pack, ano ba yun? COMELEC precinct finder. Paano pa yung ibang hindi nakaboto? Paano pa yung ibang may ayaw kay Marcos Jr.? Kasi tingin ko lahat ng 14 million o 15 million na bumoto kay BP Lenny, ayaw niyan kay Marcos Jr. Diba? So, yung nangyayari na yun, hindi na bago kay Marcos Jr. At palagi na yan mangyayari kay Marcos Jr. Palagi na po yan makakatanggap ng ganyang mga pagwewelga kahit saan siya magpunta, kahit saan siya niya maisipan, kahit na hindi niya sabihin kung saan siya pupunta, kahit na hindi niya ipagsabi, isikreto lang kung saan siya pupunta, ang totoo niyan, meron at meron na mga tao na magpipikit, lalo na yung mga nakaranas ng martial law, magpipikit yan, magrarally yan, ayaw nila sa pamumuno ng isang Marcos Jr. Diba? Yan ang totoo niyan. Okay, ayan may comment diyan si Ate ayan, si Josie Joy Inigo Texon, nasa FB siya. Sabi niya, galing mo Mac, swerte si Yorme sa'yo. Mas swerte po tayo kay Yorme.
Alam niyo po, tayo ang mga pinakamaswerteng tao dahil tayo po ay sumusuporta kay Yorme Isko Moreno. Maswerte po tayo. Tayong mga Iskonyan, scholars, lahat po ng grupo na sumusuporta kay Yorme Isko Moreno, maswerte tayo. Maswerte ako kay Yorme. Bakit? Sarap po ng tulog ko. Sa totoo lang po, ah, ngayon lang po ako nakakabawi-bawi ng tulog. After ng mga May 9 election, yung mga araw na ako'y sumasama kay Yorme, nagkaroon po ako ng mas mahaba-habang tulog. Nagkaroon ako ng yung mahimbing, mas mahimbing tulog ko eh. Kasi pag ako hindi ako nakapag-live, tutulog na ako. Pag ako hindi po nakapag-live sa gabi, makita ko, ang daming naka-live, dami nating mga kasamahang vlogger na naka-live, hindi na po ako nagla-live kasi naka-live na silang lahat. Sabay-sabay. O, din gawin ko, matutulog ako. O, gigising ako mga alas 8, alas 9. Minsan ang tulog ko, 9 hours to 10 hours. Ito, 8 hours nga lang ang sarap ng matulog eh. 6 hours nga lang ang sarap na ng tulog, di ba? What more pa yung matulog ka ng 9 hours? Kaya po, mas swerte po tayo kay Yorme. Kasi kahit na hindi siya ang nanalo, eh malinis po ang konsensya natin. Tapos ang akin pa pong puso't damdamin kahit na natalo si Yorme. Ako po ay masaya para sa kanya, natutuwa ako para sa kanya dahil makakasama niya kanyang pamilya eh. Di ba? Kaya salamat sa iyo Ate Josie Joy Inigo Texon. Ayan. Thank you po sa iyong magandang comment ha. Ate Duquesa, tapos sasabihin majority ng Pinoy gusto siya, kainis lang. Yun lang. Hindi porke nanalo sa election gusto siya, di ba? Yung iba umaasa lang sa Taliano Gold at sa 20 pesos na bigas. Na Ate Josie Lagitan, solid Iskonyan saan man makarating si Yorme, Senado sa 2025, President 2028, proud to be Iskonyan forever. Thank you po. Iska Morena, JP, kung si Yorme yan ang naging presidente, siguradong pagkakaguluhan siya, parang kay Tatay Bigong din. Tama po. Tama po Ate Iska Morena. Angel Mangalili, ganyan talaga, Mac, maraming bulag. Ang yung mga baluktot ang utak lang mo naman, maraming binago si Yorme. Mga vendor na nakakalat sa kalsada, nakala mo pag-aari na nila yung kalsada. Yung mga kurap, yun ang mga baluktot ang utak. Totoo po yan. Ayun. Ate Cristina Villega, hindi gusto si BBM pero landslide sa Melbourne. Alam na this. Ah, hindi po siya, ano, hindi po siya nanalo sa Australia. Sa Melbourne po pala, sa Melbourne. Ayan, hindi po siya nanalo sa Melbourne. Okay, Ponum 6530, big no to Scorap at beloved son of Meldita. O Raymond Segui, ganun talaga ang tao. Si Jesus nga, napakabuti, napakagaling. Nagpapagaling ng may sakit, gumawa pa ng himala, pinapatay pa. Sabi ng walang mabuti maliban sa Diyos. Nako, kuyog yun si Yorme kahit saan pumunta as welcome, not picket. Opo, Ate Duquesa. Nati Balaguer, wala sigawan at selfie. Merly Cabrito, magandang hapon po. Ate June, oh, Kuya June, shoutout. Dato SK Pendong, nasa FB, shoutout. Nay Corazon Talosig. Good afternoon, Mac. Hello din po, Nay Corazon Talosig. Ingat po lagi, God bless din po. Armida Jimenez, Sesikan, hello po. Shoutout po Ate Zenny, rest 1 year Isko, you deserve it, come back much stronger, wiser, and more foggy. Ayun, oo. Di ko makita 31M na boto, di ko ramdam. Diba? Ate, Kuya Noli Garbo, the group. Threat kasi si Yorme sa mga ganid na politiko, kaya binaldado nila si Yorme sa resulta, discourage him to run again. In the future, akala naman tulad nila si Yorme nakaputuko sa posisyon. Rolly Cash Site, shout out. Okay, Zahira Mupak, Sisko, panalo sa atin. Yahoo Singapore, puro negative ang article tungkol kay Da Junior. Ay, talaga ba? Ate Lab Malu, shout out. May namin doon, tama yun, malinis kalooban natin. Ramon De Guia, excellent election game plan. Opelia Ran, ganitong oras ka na mag-live makmak. Iba-iba pong oras hanggat wala po akong kasi yung kwarto po namin inaayos.
Tapos hangga't hindi pa po ako nakakagawa ng ano ng aking paglalayban dito sa Kidapawan, dalawa pinag-iisipan ko eh. Kung itutuloy ko yung kwarto doon sa kapatid ng kapatid ni Joy, or ako ba ay uupa na lang ng apartment. Yun ang mga pinag-iisipan ko po. Ay, nako, thank you, Ate Josie Lagitan. Nako, pang-snack. Nako, thank you po. Hindi ko na pang-snack yan, Ate Josie Lagitan. Pang, ano ko na lang, pang-gasolina ko na lang. Yan. Pang-gasolina ko na lang po, ah. Yan. Thank you, Ate Josie Lagitan. Nako, salamat po sa inyo mga pakulay. Kasi yan po ang bumubuhay lang din sa ating laban. Kasi ako po hindi naman mayaman para talagang makapag-provide sa ating pagbablog. Eh, talagang ito po ay, kung hindi po dahil sa inyong mga pakulay, hindi po ako makakapagpatuloy. Kaya maraming maraming salamat po. Ayan. Pag-uwi ko kasi ng bahay, Ate Josie Lagitan, mag-agano na ako, tawag doon, hapunan na. Kaya hindi na po pang-snack, pang-gasolin, ako na lang po yan. Marami pong salamat. Okay, Cherry Tozaki, shout out. Naiyak ako kay Yormi sa speech niya kahapon. Oh, okay po. John Paul Espanola, good afternoon, Mac. Madami natulong si Isko, lalo nung pandemic. Ayuda at mga delata, baga, bigas. Pwede po ulit siya tumakbo next time. Ang aga naman magbakasyon, napagod ba siya? Ramon De Guia, sa susunod na eleksyon, tanggalin na yung smart magic na yan. Ibalik na lang sa mano-mano na bilangan. Kamusta na rin kaya 203 billion na dapat bayaran ni Marcos? Ninita Manansala Gabiola, ah, Kuya Ramon, tingin ko wala na yun. Kainis lang po makasi yung ibang Manileño na di bumoto kay Yorme, di ko maintindihan. Sa dami ng ginawa niya dito, bulag sila. Kuha pa nila mga ayuda. Trisha Maria, hello po. Melvin Castillo, marami sa BCM ay may laman na kaya plano na mananalo si BBM. Pakulo lang ni Duterte yun. Chona Mirasol, hello po. Marieta Hubita, yes, mainit na sasalubungin si Yorme Isko ng mga supporters niya sa Australia. Diba? Ngayon, eh, eto po. Eto po ay isang post naman ni Athena Ong. Ayan, taga-Australia po siya. Ang sabi po niya dito, I was in the protest earlier. Morning lang kasi may love meeting pa. Okay, I went there to let BBM know that I will hold him accountable for their crimes, for the money he and his family stole, for manipulating the PH electorate, and for actively lying to revise our history. Ayan. Also, lols, yung tawa yun eh. Laugh out loud. Ayun, kami pa talaga nakakahiya. Eh ako nga itong hiyang-hiya at hirap mag-explain sa love mates ko bakit siya ang papalit na presidente. Besh, huwag mo isama mga ugali ng Pilipino dito. Mas hindi ugali ng Pilipino magnakaw at magsinungaling. Last na, we were talking to a journalist from The Age this morning. She mentioned they tried to verify whether BBM was here from their staff and they said that he was in Manila. Tapos ngayon, inamin na. Ano kaya tinatago nila? Ayan. So, diba, lagi na yan. Nako, eh, dapat ihanda na ni President Vic Rodriguez ang kanyang sarili sa ganyang sitwasyon na lagi siyang makakarinig ng salitang magnanakaw at sinungaling. Lagi siyang makakarinig ng mga pangungutya, pang-insulto, pang-mga hate words. Mga hate words galing sa taong bayan. Kasi katulad niya na, ang sabi kasi dito, ang dapat magsabi kung welcome siya ay gobyerno nila, hindi Pilipino, na nandun lang dahil maraming puot. Hindi po kikibo ang Australian government o kahit sinong gobyerno pa, kahit saan magpunta si Marcos Jr., hindi kikibo ang gobyerno. Ano ba maling ng gobyerno? Ano ba malay ng gobyerno ng Australia ngayon sa nangyayari sa ating bansa? Siyempre, ang alam niyan, puro doon lang yan magbabase sa mga bali-balita. Pero tayong mismong nandito sa Pilipinas, tayong mismo na mga Pilipino, ha? Outside, mga OFW,
tayo ang nakakaalam kung ano nangyayari sa ating bansa. Etong si Ate Naong, maaaring siya ay merong mga kapatid, anak, tatay, kuya, ate, tito, tita, ninong-ninong sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At siguro na ibato na sa kanya ang impormasyon na itong nakaraang eleksyon ay merong hindi magandang pangyayari. Diba? Saka, ayan, katulad yan. O, tinanong naman pala ng isang parang siguro media company o, na nga nagbabalita, yung The Age, doon sa ano, journalist. Ha? Journalist daw yung nagtanong. Tinanong kung gusto nila i-verify kung si Marcos Jr. ba ay nasa Australia. Eh kasi nga po, sikreto yan. Sa totoo lang po, nung nabasa ko, parang sikreto lang yan eh. Pero yun pala eh... hindi masisikreto kasi wala naman ang masisikreto ngayon. May makakita lang dyan na Pilipino, makakasabay lang sa aeroplano si Marcos Jr. Siyempre sabihin na, uy, kasabay ko sa ano, sa aeroplano si Marcos Jr. O, di ba? Kaya alam niyo po yung mga ganyan po na ano, ganyan pong mga pangyayari, hindi na po maiiwasan yan at palagi na pong mangyayari yan. Tapos di ba yan, sabi nga dyan, kami pa talaga nakakahiya. Eh ako nga itong hiyang-hiya at hirap mag-explain sa lab mates ko bakit siya ang papalit na presidente. Siguro kung ako din nasa Malaysia, tapos tatanong, kasi karamihan ng mga ibang mga katrabaho ko dun sa Malaysia, mga taga, no, mga taga Sabah, at yung mga kasamahan ko na mga taga Sabah, may mga dugong Pilipino sila. Mga nanay nila ay Pilipino o yung tatay nila ay Pilipino, tapos sila ay doon na nagano, doon na sila lumaki sa Sabah. Doon na sila pinanganak. Kaya naging citizen na sila ng Malaysia. Pero hindi sila nakakapag-Tagalog ng matatas, hindi sila makapag-Tagalog ng diretso, pero nakakaintindi sila ng Tagalog at aware sila sa nangyayari sa ating bansa. So siguro kung ako ay nandun pa rin sa Malaysia at ako ay tatanungin kung bakit ang nanalong presidente ay si Marcos Jr., parang ang hirap din na sagutin. Parang nakakahiya din na lalo pa yung ilang mga Malaysian, alam nila, ha, alam nila kung ano ang nangyari sa ating bansa noong martial law. May mga Grab driver akong nasasakyan dyan sa Malaysia na alam nila kung ano ang nangyari noong martial law, ano yung mga kalupitan, ano yung mga karahasan. Oh, magsasara na pala to. Nagsasara na pala tong plaza, kaya pala kanina pinapalabas yung mga nakabike. Okay. Ipapadlock na daw. So lilipat tayo ng pwesto. Doon lang sa may inuupaan namin ni Joy. Ngayon lang ako nakarinig ng plaza na sinasara. Dapat nga ang plaza laging bukas kasi para yung mga kabataan instead na tumambay sa kanto, instead na sila ay malulong sa masamang bisyo, eh hayaan na lang silang naglalaro sa park. Katulad nung ginawa sa amin sa Santa Maria, Bulacan, dati, yung plaza at yung mga playground, bukas, maghapon, magdamag. So andito, ayan, ito yung Kidapawan Plaza, andito po tayo. Ayan. Yung dating lagi kong pinaglalayban. Ngayon ko lang nalaman na sinasara na pala to. Sinasara na pala. Kaya pala pinapalayas yung mga tao. Yun, PRUD channel. Huwag po tayo mahiya mag-like and share. Lodi Santos. Ayan, shout out. So doon tayo po pwesto sa inuupuan muna namin ni Joy. Ayun, kaya pala wala nang nagde-date dyan. Wala nang mga kabataan na nakakapag-date. Sinasara pala.
Techsider, tuwan-tuwa pa rin sila. Tapos may victory party pa sila sa HQ nila sa Mandaluyong para manalo dahilan nga vote buying. Takurong, Zahira Mupak. Takurong. Napunta na ako dyan sa Takurong. Nagpunta dyan si Yorme. Carol Flores. Hello po. Ayan. Deep inside, malungkot si BBM kasi alam niya nandaya siya. Di lumaban ng patas. Saka tingin ko, kasi nakarating na po ng Supreme Court yung tungkol dyan sa disqualification case ni Marcos Jr. Nakarating na ng Supreme Court. Eh kapag po kinatigan ng Korte Suprema yung disqualification case niya, dalawa ang pwedeng mangyari. Pwedeng si BP Sara ang papalit at pwede rin naman yung second placer ang papalit. Dalawa ang ano, dalawa ang posibilidad. Hangga't hindi pa na-disqualify si hangga't hindi pa nagpapalit ng presidente at si Tatay Digong pa rin ang presidente. Kung sino yung second placer, tapos ma-disqualify si Marcos Jr., siya ang magiging presidente. So sino yun? BP Leni. Ngayon, kapag nakaupo na si Marcos Jr. at si Inday Sara at lumabas na yung resulta ng disqualification case at si Marcos Jr. ay ma-disqualify, eh, ang papalit si Inday Sara. Ganun lang yun. Ayan. Ano yun? BD ng repeat election at tao ang mag-decide. Jun, nagpahula na kay Tatay Gino kanina. Sino nagpahula kay Tatay Gino? Pwede ba si Yorme na lang ang papalit? Hindi natin alam kung pwede yun. Yan. At a serious amateur, kung si Inday Sara ang nakaupo na. Yan. Kung nakaupo na sila. Pero kung hindi pa sila nakaupo, let's say ngayon, kunwari bukas lumabas yung resulta ng disqualification case at napatunayan na hindi talaga pwedeng kumandidato si Marcos Jr., yung pangalawa sa bilangan ang pwedeng pumalit. O, sana ma-disqualify si Baby M. Ayan. Marisa Kitole, so totoo nga na dito sa Australia si Marcos Jr., sana ma-DQ pagkaupo niya. Okay. Wala na hula-hula. Hula nga po, ilipas na si Tatay Gino. Pumalya na sa tinakda, sabi ni Peter Garcia. Okay. Ayun. Tingin ko si Sara ang presidente. Baka, ewan lang din natin. Uy, Ate Leia FM. Yan, long time no see po. Thank you po sa iyong pakulay. Ah. Salamat po, salamat, Ate Leia FM. Thank you po. Nako. Salamat po sa inyong mga pakulay. May panggasolina ako mamaya. Ayun, sabi ni Joe Piamonte, nahiya nga ako dito sa amo ko sa Hong Kong, tinatawanan nila ang Pinas, puro siya YY. Marcos are billionaires in dollars, not pesos. They can buy anybody. So sad. Maripides Nogoy. Roberto Velasco, for a few months from now, he will face the consequence. It will be the start of the sufferings of our country. No. Okay. It's big plan for Duterte to move DQ and Sara will be the next president. What a big joke. Ewan ko lang kung ano pa yan ni Tatay Digong kasi alam niyo po sa totoo lang, pwede namang kumandidato si Inday Sara ang presidente. Sigurado namang mananalo eh. Ang nagpataas lang naman ng rating ni Marcos Jr. sa totoo lang, si Inday Sara lang naman. Diba? Si Inday Sara lang naman ang nagpataas kay, ano eh, kay Marcos Jr. eh. Alam niyo po ba, nung mga unang, ano, unang labas ng mga survey rating, na itong may yung mga may intention po nung tumakbo
si Inday Sara ay nangunguna sa mga survey rating ng susunod na presidente. Tapos biglang nag-vice president. Eh, kaya ang nangyari, natangay ni... Kasi noon na unang-una si ano ha, si Inday Sara, pangalawa lang si Marcos Jr. O, tapos nitong nagproklama si ano si Inday Sara na magba-vice president siya, saka lang naman umalagwa din ang survey rating ni Marcos Jr. Eh. Pero kung ang maglalaban ay si Marcos Jr. at si Sara sa pagka-presidente, talo yan si Marcos Jr., hindi mananalo. Nako, sigurado yan. Ate Presi Ichikawa, nako, salamat po. Sus Mario, thank you po. Ayan, nako, thank you po Ate Presi Ichikawa, kay Ate Leia FM, saka kanina kay ano, kay Ate Josie Lagitan, thank you po sa inyong mga pakulay kasi yan lang po talaga ang makakapagpatuloy sa akin para magawa ko itong mga vlog ko. Thank you po. Tita Santos, tama ka Bert and Mil, kaso gusto pa ni Bibi madagdagan pa ang yaman at yung dynasty gusto ng mga Marcos. Andyan ba si Kuya Bert and Mil? Kung kasing yaman ako ni BBM, kung di lang man ako magnanakaw, ba't ako tatakbo? Magkapagkapangulo, ang sarap kaya ang tahimik na buhay. Diba? Sabi nga ni Kuya Bert and me. Dito rin sa Singapore, tinatawanan ng mga locals dito, ano daw nangyari sa mga Pinoy? Kaya nga po yung sinabi ni President Vic Rodriguez, eh ito po ay palagian na natin itong makikita. Yung mga ganitong pangyayari na mayroong piket sa bawat pupuntahan ni Marcos Jr. sa mga bansa na kanyang pupuntahan, lagi na lang yan. Lagi na lang nating mababalitaan yan. Tapos eto, sabi din dito kasi nitong si Athena ang besh, huwag mo isama mga ugali ng Pilipino dito. Mas hindi ugali ng Pilipino magnakaw at magsinungaling. Sinoplak dito si ano, no? Si Attorney Vic Rodriguez. Kasi sa totoo lang po, hindi lang naman tayong mga Pilipino ang nakakaalam kung ano ang ginawa nitong si ano, si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Alam na alam 'yan ng buong bansa at buong mundo na itong si Marcos Senior eh talagang naging diktador sa ating bansa. So, walang maililihim dito. Kaya President Vic Rodriguez, sa totoo lang po, madali pong sabihin yung mga ganyan na nakakahiya. Pero hindi po ba parang mas nakakahiya po tayo kung tayo po ay mabansagan na magnanakaw o mandarambong? Buong pamilya, nanay, tatay ay masabihan ng mga ganyang kataga. Diba? Yun po ang mas nakakahiya. At mas nakakahiya po na yung ibang tao, ibang lahi, ibang nasyon ay alam kung ano ang ating pinagdaanan sa kamay ng ama ni Marcos Jr. Tapos biglang mananalong presidente. Diba? Yun ang mas nakakahiya. Kasi, teka, kunwari, mga Amerikano, mga Chinese, mga Singaporean, no? Teka, alam na namin kung ano ginawa ng tatay niyang si Marcos Jr. Aba, eh bakit gusto niyo pa yatang gawing presidente? Diba? Okay, Pems Umali, tanggapin natin kahit saan tayo magpunta, mga Pinoy, sila ang toxic. Totoo po yan. Iram TV, oo, pangalawa, tapos ang layo pa ng agwat. Duterte nga pa ka na, kunyari lang, Beverly Orillo. Yan. Kahit ako nakakaya, ayoko presidente ko si Boy Ngue. Mas pagmamalaki ko, si Yorme ang presidente ko. Neng Bet Morillo Cepeda, tumakbo siya para goodbye na lang 203 billion. Actually, hindi nga yan nababanggit na eh. Tanungin mo yan kay, ano, kay President Vic Rodriguez, hindi na yan. Hindi na yan sasagutin. Next question yan. Yun, totoo yan, Ate Duquesa. Naku, yan ang totoong totoo. Diba, Ate Duquesa, nasa abroad ka? Kunwari, si Yorme ang nanalo,
Tapos sabihin sa iyo ng ano mo, ng kaibigan mong ibang lahi, sasabihin sa iyo, "Hey, my friend, I heard the news. Congratulations. You did the right choice." Diba? Yan pa sasabihin sa iyo ng ano eh, ng inyong ano Filipinos do the right choice. Did the right choice by choosing the former garbage collector, now a president. Oh, di ba? Naku, napakagandang pakinggan. Ongzam TV, pinagtatawanan tayo sa ibang bansa. Totoo po yan. Di ba? Nakaka-proud. Di ba, Ate Duquesa? O Ate Nitschke, di nga pwede may punahin o di ka pwede magsalita about Marcos Jr. O Mac, ang sarap sa puso nun. Totoo po yun. Kung ako yun, talagang grabe ang magiging sobrang proud ko. Na ako'y Pilipino. Napakasarap sabihin Pilipino ko. Kahit saan ka magpunta. Sakay ka ng LRT kahit walang nagtatanong. Pilipino ko. Di ba? Sakay ka ng bus, ano? Pilipino ko. I'm a Filipino. O, di ba? Kasi proud ka. Pilipino ko eh. Bakit? Ang presidente namin, Isko Moreno. Pero ngayon, ha? Kuwari, may nakatingin sa'yo. Nakatingin sa'yo sa bus. May nakatingin sa'yo. Di, tingin ang tingin sa'yo. Tapos maya-maya, tinanong ka. Hey bro, are you a Filipino? No lah, I'm a Malaysian. Sabi mo, no lah, I'm a Malaysian lah. Oh. Kaya sabi mo, apa you check up? Saya Tapaham. Saya Malaysian. Yan, yan sasabihin ng ano. Sasabihin ko na lang siguro Malaysian ako. Diba? Maap abang, saya Tapaham, you check up saya. Saya Melayu. Saya dari to Malaysia. Sasabihin ng nagtanong sa'yo, I'm sorry, I thought you're a Filipino. Because I heard the news. You bought the late dictator's son. Oh, di ba? I heard the news, ha? Oh, ayan, naku, salamat po sa inyo pong pakulay kay Ate Lani Iwata, pandagdag sa Pangasmak. Naku, salamat po. Thank you po talaga sa inyong mga pakulay ngayon, ha? Salamat po. Tapos ito si Ate Ohelia. Ano to, Ate Ohelia? Bagong account ba to? Alam ko naka-member ka na sa akin eh. Parang nag-upgrade siya, Ate Ohelia. Thank you, ha? Maraming salamat. Naku, salamat, Ate Ohelia. Ayan, at ito nga po pala, update ko lang kayo. Yun pong pambili po namin ng plane ticket ni Joy papunta po sa Maynila ay ipapadala na po ni Kuya Alpha Romeo bukas. Ayan, nagkausap po kami. Sabi sa akin ni Kuya Alpha Romeo, yun nga po, ipapadalan daw po niya yung pambili ko ng ticket bukas para mapuntahan ko si Yorme sa Manila City Hall. Ayun. Salamat Ate Ohelia, ha, nag-upgrade siya. Thank you po. Okay, Ashley Sen, shout out. Leno, shout out. Ate Okutsulin, ako, thank you po. Salamat po. Ayun, teka. Isang pasasalamat na lang po sa inyong lahat. Ayun. Opo. Ayan. Kita-kits tayo. Sige, Peter Garcia. Saan ka ba dyan? Ayan. Wow, congrats, Mac and Joy. Thank you, Kuya Alpha. Opo. At sabi ko nga po sa inyo, hindi ko na hangad na magkita kami ni Yorme o maka-selfie ko si Yorme o ma-interview ko si Yorme. Ang akin na lang hangad ay makita ng aking dalawang mata yung mga nabago sa Maynila. Actually, nakita ko naman na yung Jones Bridge, ang ganda na. Yung sa may Binondo, sa may Binondo Church. Kasi likod lang ng Binondo Church yung hotel na pinag-anuhan ko eh, yung pinag-anuhan namin ni Joy eh. So, yung likod ng Binondo Church, yung sa harapan ng Binondo Church, tandang-tanda ko yan. Tandang-tanda ko yan, yung sa Binondo Church na yan. Hindi ka halos makadaan dyan, sa dami ng mga illegal vendor. Ngayon po, naku, napakaluwang. Talagang gamit na gamit ng mga sasakyan yung kalsada. So, ano ko yan ang mga nakita ko pa lang. Pero gusto ko mapuntahan yung
Luneta. Gusto kong mapuntahan yung mga napagawa ni Yorme na yung Arroceros Park at saka yung Manila Zoo. Yun lang, okay na ako doon. Yun lang siguro mapuntahan ko, saka yung Manila City Hall. Okay na ako doon. Uy, Kuya Ivan! Naku, shoutout Kuya Ivan, ha? Kuya Ivan, kita kids. Ayun o, I promise to buy you nachos. Opo, Kuya Ivan, naku, eh, kapag tayo nagkita-kita, naku. Sana nga, may sinabi sa, sabi nga sa akin ni Miss Chai, kapag daw may time siya, eh, meet niya daw kami. So, sana, may extra time si Ma'am Chai. Yan. Thank you po sa inyo pong mga pakulay. Salamat po. Naku, pandagdag yan. Pandagdag pang ano sa hotel saka sa pangkain. Thank you po. Ayan. Salamat po. Ako rin, Mac. Gusto ko rin sana makita si Yorme pag uwi ko. Ay, nako, kapag po si Yorme hindi na mayor ng Maynila, tingin ko mas madalang na natin siya makikita. Yan lang po ang aking pakiramdam, ha. Hula ko lang. Baka hindi po natin siya gaano nang makita. Pwera na lang kung may mga importanteng okasyon sa Manila City Hall or sa may importanteng okasyon na kailangan si Yorme sa Maynila. Galing ng ano nun, ha. Busina nun, ha. So, Ate Okutsulina at Kuya Ivan, thank you po. Ito, nakita ko may comment dito si ano. Ayan, Bloomy Citri, hindi na ako pinapansin ng kapitbahay ko watching from Japan. Ayun ako. Kay Leno, lalo na mga Australiano, alila ang tingin ng mga Pilipino, lalo na may mga kamag-anak ako doon. Alila ang tingin sa mga Pilipino. Oh, okay. Si Marcos Jr. nasa Australia. Si Lenny nasa US vacation na. Habang si Yorme work pa rin. Eh, baka mamaya sabihin natin yun eh. Kasi si Yorme, ano, mayor pa din. Eh, sila citizen na si ano eh. Si citizen pa din si Marcos, di ba? So citizen Bongbong Marcos pa rin siya. Pero si BP Lenny kasi nagpaalam naman daw siya dahil ngayon lang naman yung parang gagraduate yata yung kanyang anak. Okay, panahon na ng mga Marcos, walang pwedeng kumontra. Hehe, protesta na lang sa kalsada. Siguro makailangan mo na maiproklama bago DQ kasi pag hindi maiproklama tapos na DQ si Lenny ang magiging presidente. Opinion ko lang po, Mac. Yun nga po, Ate Aileen Alpeche, dalawa nga po ang patutunguhan. Dalawa. Kapag lumabas ang DQ, hindi pa nagpapalit ng administrasyon, Lenny ang upo. Pero kapag naupo na si Marcos Jr. at si Inday Sara ang papalit. Yun po yun. Okay, meron akong nakita ditong comment ni Ate Marmalade Pie. Ay, hello po ah, Ate Marmalade Pie. For evil to triumph is for good men to do nothing. PBM's monthly student allowance was $10,000 in the 70s in USA. Pucha, ang laki, no? $10,000 times 50? Ang laki nun. Ano yun? Kalahating million ba yun? Tama ba yung mathematics ko? Ang laki, ha? $10,000 times 50. Ang laki. Ay, hindi pa pala 50 noon, ano, nung 70s. Magkano pala yung pera noon, nung 70s? Eh, yung $10,000 noong 70s, eh, malaking halaga yun. Hindi, ngayon, kasi pag 10 times 50 mo yun ngayon, malaki talaga kasi 50 na ang palitan ng dolyar sa piso. Pero yung, kung panahon ng 1970s, yung 70,000, ang laki niyan. Tapos ito pa nga, di ba meron tayong nakitang video dati. Ang sabi, si Marcos Jr. daw ay naka Rolls Royce na. College student pa lang, naka Rolls Royce na. Okay, sabi ni Joseph Estigoy, unggoy daw siya.
Grabe naman to, nagko-comment pa ng unggoy siya. Alam na namin, sabi niya, unggoy ako, animal ako. Oo po, okay, ayan. Yan ang isang magandang ugali ng mga basher. At least sila inaamin nila, di ba? Oh, aminado sila, aminado siya. Sabi niya, unggoy ako, animal ako. Sabi ni Joseph Estigoy, ayun. Shoutout sa'yo, Joseph Estigoy, ah. Napaka-honest mong basher. Alam mong unggoy ka. Okay, Shirley Romero, Sir Mac, pupunta ka sa Manila para makita si Yorme. Ano kasi eh, yung akin, syempre, kung tatanungin niyo ako kung gusto kong makita si Yorme, syempre gusto ko. Kung tatanungin niyo ako kung gusto kong ma-interview si Yorme, syempre gusto ko. Pero yun nga po kasi ay nakabase sa kanyang schedule, nakabase sa kanyang ginagawa. Depende na lang kung siya ay hindi po busy. Yan, kung siguro siya hindi busy, baka puntahan ko po. Baka magkita po kami, di ba? Tita Santos, take note, galing daw ang $10,000 each sa government funds ayon sa documentary na allowance ni BBM at IME as students. Oh, ang laki na na. Ate Marmalade Pie, thank you po. More power to you, Makmak. Magaling na vlogger talaga. Ay, naku, salamat po. Salamat po, Ate Marmalade Pie. Uy, Ate Jenny! Ay, ba't wala na yung apelido mo, Ate Jenny? No, Ate Jenny T, thank you. Yan, hi Mac, thank you for all that you do. Salamat po, salamat po. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you. Yan, salamat, salamat po, salamat Ate Jenny T. Alam ko parang dati may apelido ka eh. Conchita Avila, yun nga po ang nakakapagtaka doon. Bakit nag-a-class ang maraming, yan, maraming kababayan natin. Ate Celia de la Cruz, good eve, magpunta ka dito Maynila, makapagpa-picture sa'yo. Ay, sige po, mag-ano po tayo, picture po tayo. Kung ano po, sasabihin ko po kung nasaan ako, tas puntahan nyo lang po ako, ha? Ayan. Bert and Mill, kung ako ang anak ni Ferdinand Marcos, di bali na di ako maging pangulo. Maiganti ko lang ang Trumaidor sa ama ko, may maging kakampe ko. US dollars 200 million, Imelda's Picasso painting, not to include the Monet and 156 more. Nabanggit ko nga po yan, Ate Marmalade Pay. Sabi nga ni Yorme, di ba, nung minsan sa kanyang isang campaign rally, nabanggit ni Yorme, yung tungkol dyan sa Monet na yan, na nasa Central, Bangko Central ng Pilipinas. So, ang dami nating utang. Diba? Tayong mga Pilipino, ang ating gobyerno ay maraming utang. Ngayon po, sa dami ng utang natin, yun bang mga ganyang primera klase na mga arts, mga collections, talagang million dollar collections yan. Hindi mo pa ba isasakripisyo yan na mapunta na lang sa ibang mga pribadong collector, ipa-auction mo, lalo pa nakakabitdiyan sa pangalan na yan ang naging isa sa pinakaganid na gobyerno sa buong mundo? Di ba? So, mas tataas ang value niyan kasi napasa kamay yan at naging isang malaking corruption at malaking issue yung pagkakaroon niyan sa ating bansa. Diba? So, mas malaki ang magiging value niyan kasi mayroong story behind the painting kung bakit napasa kamay ng mga Marcos, kung bakit napunta na ulit sa gobyerno ng Pilipinas. So, malaki po ang magiging ano sana niyan. Malaki sana ang magiging halaga niyan. Pero hindi nga po nila gustong ibenta. Ewan ko kung bakit. Ngayon, yun pong painting ni Picasso, yung Pablo Picasso, na nakita doon sa condominium ni dating First Lady, ang tanong, hanggang kailan yun mapapasa kamay ni Imelda Marcos? Tingin ko sa buong panunungkulan ni Imelda Marcos, ay buong panunungkulan ni Marcos Jr. na kay Imelda Marcos na yan, hindi na yan babawiin. Kasiyahan na nung magulang yun eh. Siyempre, malulungkot yung matanda pag binawi yun. Magtatampo kay Marcos Jr. Diba? So, hindi na po yun babawiin. Ngayon, kung tatanungin niyo ako kung may pag-asa yun mabawi, wala na po.
hindi na po yun isasole. Bakit? Eh panahon nga ni Pinoy, hindi sinoli yun eh. Panahon ni Cory, hindi sinoli yun. Panahon ni Tatay Digong, hindi sinoli yun. Panahon pa kaya ng anak? Panahon pa kaya ng mga susunod na presidente, isasole yun? Hindi na po. Diba? Yan. Carol Flores, sa tingin ko pinagtulungan nila si Yorme ng mga taong inggit sa kanya, lalo na yung taga Maynila. Pwede. Nay Emelita Hader, hello po. Good morning. Ayun, kinig-kinig lang. Kagigising lang. Ayun, shoutout sa mga taga Canada ha. Good morning sa mga taga Canada at mga taga ilang parte ng Amerika. Good morning po. Ayan. June Sunga, makakamatayan na yan ni Imelda. Ayan, siguro. Kung sakali, baka si... Kung sakaling si Madam Imelda ay umano na, kunin na ng ating Panginoon, eh baka ano po, baka yon dun na. Baka dun na magkaroon ng pagkakataong mabawi yan. Rata Rosana, hello po, okay naman po ako. Mac, may mag-invest pa kaya sa Pinas na alam sa buong mundo na magnanakaw? Malalaman po natin yan. Tanya Liwag Reyes, Christian Paul JC, buti pa si Attorney Vic walang spokesperson. Liar, liar, di na daw kailangan ng spokes. Ah, oo, si President Vic Rodriguez. May problema naman ang mga doktor taga-hospital sa mga sakit sa puso dahil sa 31 million landslide. Wala naman. Tingin ko wala namang magkakasakit sa puso. Wala namang magkakaroon ng yung mga magpapa-ospital dahil sa 31 million landslide. Wala naman. Maksan asa ali. Walang ganon. Walang ganong mangyayari. Ang mahirap niyan, marami ang magkasakit dahil walang laman ng bulsa. Bakit? Yung kasi yung laman ng bulsa nila napunta na sa iba. Nakuha na ng iba. Yun ang masaklap. Darwin Velasquez, grabe ginawa kay Isko. Binalda talaga para di makatakbo uli. 1.8 million lang. Ewan ko. Kasi sa totoo lang, hindi naman totoo yung 1.8 million eh. Darwin Velasquez, ikaw ba'y maka-isko? Parang pangit nung comment mo eh. Hide na lang natin. Ano? Parang meron akong natutunugan sa'yo eh. Kasi, nagtatanim ka ng kaululan sa isipan ng tao. Anong binalda? Anong binaldado? Para hindi na makatakbong muli. Sa totoo lang, eh, tanga ka kung maniniwala ka, 1.8 million lang yung boto ni Yorme. Diba? Napakatanga mo kung naniniwala ka dyan na 1.8 million lang ang boto ni Yorme. Para daw di makatakbo muli. Baka magulat ka, nagja-jogging pa bukas si Yorme. Ayan, hide na lang natin, pangit ng comment niya. Okay, Narisa Garcia, yan, billions na halaga ng painting na nakasabot lang sa dingding para sa kapritsyo ni Imelda. Kung ibenta at gamitin sa mga pabay at mga pangkabuhayan para sa mga tao. Eh hindi nga po nila iisipin yun. Kasi nga po, ang pamumuno ni Marcos Sr., Ferdinand Marcos Sr., ang isa sa pinakaganid na gobyerno sa buong mundo. Yeah. Yun ang ano ko diyan. Kaya hindi po talaga nila ipamimigay yan. Sabi po kasi ni Banat Bay, binaldado daw nila si Isko. Ah, si Idol Banat Bay, walang problema. Opinion niya yun eh. Yun ang ano niya eh. Diba? Pero yung maniwala kang 1.8 million lang, hindi ako naniniwala. Victor Innocentes, ayun po. Oh, baka nanood dun si Darwin Velasquez. So, ewan ko kung ano. Pero yun pong aking paniniwala. Kasi pag po tayo, naniwala tayong 1.8 million lang talaga ang bumoto kay Yorme, isa pong malaking kaululan yun. Pero yung ginawa nilang, kung sinasabing, kasi yun yung term, di ba, binaldado, ginulpe. Di ba, parang bugbog sarado ang ginawa kay Yorme dahil nga ginawang pang-apat.
Birinyo hindi man lang pumangatlo, ginawang pang-apat. Yan po ay lutong-lutong-lutong-luto. Lutong-luto yan, Diyos ko naman. Diba, sa, kayo ba maniniwala kayo? Papang-apat pa si Yorme, mas mataas pa si Manny Pacquiao na pangatlo. Hindi po totoo yan, ako. Baka yun lang yung ano, yun lang yung salita na ginamit. Pero yung kung sasabihin na binalda, ano, 1.8 million lang, hindi po totoo yun. Ang gusto ko matupad yung 20 pesos ang kilo ng bigas, sana matupad. Opo, sana nga po. Lahat po, buong Pilipinas po makikinabang yan. Hindi pwedeng sabihin, oh, yung mga bumoto kay Marcos Sr. makakabili na ng 20 pesos per kilo na bigas. Yung mga hindi bumoto, 50 pesos pa din. Hindi nila pwedeng sabihin yan. Diba? Hindi nila pwedeng sabihin yan. Makmak sa May Manila lang yun, 1.8 million. Opo, pwede po, diba? Carmencita Noveno, yes, may explanation si Banat Bay. Pero yung pong 1.8 million lang talaga ang boto, hindi po. Ang ano po niyan talaga, kung kasi isang malaking-malaking threat talaga si Yorme sa lahat po ng mga kumakandidato, isang malaking-malaking threat. Bakit? Pero yun yun, binago ang landscape ng Maynila, binago ang bulsa ng Maynila sa loob ng 2 taon. Yun ang nagawa ni Yorme. So syempre talagang threat yan kahit sino, kahit kanino. Kahit kay Tatay Digong, threat yan si Yorme. Diba? Threat yan. So hindi po talaga na nila palulusutin si Yorme. Pero kung gugustuhin lang ng isang presidente, kahit sinong presidente na nakaupo, tapos gugustuhin nila na isang Isko Moreno ang maupo, kayang-kaya nilang ipanalo yan. Kayang-kaya nilang ipanalo yan. Ang totoo, si Lugaw lang at BBM ang naglaban sa eleksyon, hindi kasali yung iba. Pwede. May peace of mind sana tayo kung si Mayor Isko ang nanalo. Very transparent mag-gobyerno si Mayor Isko. Yun nga po yung threat. Kasi po, kapag po naging transparent ang gobyerno sa taong bayan, paano pa makakakupit? Kunwari, bawat kibot, bawat project, bawat kalsadang papagawa, bawat tulay na ipapagawa, transparent ang transparency ang ipapakita. Wala na pong makukuhang, hindi na makakakupit ang mga nakaupo. Binaldado si Yorme para di makabounce back. Baka pwede rin, kaya binaldado, kaya siguro ginawang 1.8 million lang ang itsura ng boto ni Yorme kasi para hindi makapagreklamo, para hindi magpa-recount. Kasi sino ba namang gago magpa-recount noon? 1.8 million lang ang botong nakuha, di ba? So, si BP Lenny, pwede pang magreklamo yon. Pwede pa siyang magpa-recount. Kung meron siyang 60 million para gastusin sa ano, sa recount, di ba? Pwede pa niyang gastusin yun. Ayan, Naylinda Lopez, shoutout po. Drawing yung 31M, ninakaw nila boto natin. Maraming nag-iisip po niyan. Ako nga sa tingin ko nagkaroon ng switching. Yung boto ni The Junior napunta kay Yorme. Yun, ano? Ah, okay. Yung boto ni Marcos Jr. napunta daw kay Yorme. Hello po Nanay Aida Letonin. Good evening. Anak Makmak, enjoy. Mga bumoto kay Yorme, hindi naniniwala sa pagmanipulate ng bilangan dahil alam ng mga tao kung sino ang tunay na binoto nila. God is watching. So, okay, ayun. Kung totoo, yung kung doon niya nakuha, kay Banat Bay, yung 1.8 million na boto ni Darwin Velasquez. Sorry ah, kay Darwin Velasquez, kung napag-isipan kita ng ganyan. Pasensya ka na, vlogger lang, nagkakamali din. Pero alam niyo po, ako hindi ako naniniwala doon yung 1.8 million lang. Yung binaldado, tama, yung word. Yun yung term ng mga Tagalog sa kanang mga taga-Maynila. Binaldado. Talagang inilugmok, idinapa, talagang halos kulang na lang pagapangin. Yun yung binaldado. Kasi nga,
isang malaking threat talaga kay ano, kay kila Marcos Jr., kila Lenny, itong si Yorme. Doy Sunsing, saan napunta ang mga botanist ko sa Visayas at Mindanao? Hindi po natin alam. Okay, Victor Innocentes, yung third placer yung nag-magic. Talaga? Nabanggit ni Banat ba yung Binaldado in literal? It means sinadyang ilaglag siya sa bilang ng boto. Edna, Ate Edna Banders Luis. Yun nga pong Binaldado, walang problema. Pero yung maniwala kang 1.8 million lang ang boto ni Yorme, yun po ang hindi totoo. Yun po ang hindi ko matatanggap yun. Yung 1.8 million lang yung botong nakuha ni Yorme. Yun yung lumabas sa bilangan. Pero yung kung patas at malinis ang eleksyon, eh check po na hindi lang 1.8 million makukuha ni Yorme. Okay, alam din ni Yorme na dinaya siya, pero sa katahimikan ng pamilya niya at sa sumusuporta sa kanya, minabuti na lang niya na manahimik. Bagkus nag-congrats pa sa dalawang nanalo, BBM at Sara. Ayun. Baka alam ni Yorme di siya mananalo, kaya yun siguro yung pinatawag siya ng bigla ni Digong dahil alam din ni Duterte na mahati ang mga boto. Carmencita Nobeno, kahit ako, I was so depressed kasi not moving and adding votes kay Yorme. Sino pa makakahabol kung ganun kalaki ang margin? Well planned. Okay, Celeste Lucagbo, na smart magic tayo. Mike Real Talk Official, hindi ako naniniwala 1.8 million ang boto ni Isko. Baka totoong boto niya ay 7.5 million boto ni Isko punta kay BBM at Lenny, pero Isko pa rin ako. O Dark Sider, kahit saan pumunta si Yorme, maraming sumusunod sa kanya, kaya imposible. Ang totoo daw ay 18 million. Ate Shaila Malhotra, hello, magandang hapon kay Skonyan. Shoutout sa ating lahat mga viewers ni Makmak. Hello po ha, Ate Shaila Malhotra. Makmak, di ba may manual recount ang PPCRB? Kuya Remel Revuelta, ayun nga, meron nga manual recount. Kaya lang, ang sabi ng ano, ng Comelec, 98.6 daw ang accuracy ng transparency server at ng Comelec. So, ibig sabihin, ha, na super, hindi naman super, pero accurate ang mga boto na inilabas ng Comelec at ng PPCRB. Yan. Kaya siguro yung manual na yan, hindi na. Hanggang ngayon kasi ano pa rin naman sila nagbibilangan at actually pinapahinto nga yan ng isang nagpetisyon para magkaroon ng TRO na itigil ang bilangan. Ha? Itigil yung bilangan at itigil ang pagproklama kay Marcos Jr. Meron pong nag-ano niyan. Isko only my president. Imposible talaga na 1.8 million lang. Hindi ka panipaniwala. May dayaan talagang nangyayari. Helen Balobo Sikat. Mac, hello, gandang gabi sa iyo, ka-Iskonyan. Tagabalot TV, dami ko niluha, isang tabo. Dami nun, ha? Ang totoong boto ni Yorme, 25 million. Eh, basta sabi, ako nga po, kasi hindi na ako nag-a-analysis eh. Basta ang sinasabi ko na lang po palagi, pag merong mga ganyan, hintayin na lang natin na merong mag-I am sorry. Ashley Sen, Isko is the best feeling. Isko is the best. Feeling ko, siya pa ang nanalo dahil kahit saan siya pumunta, nandoon pa rin pagmamahal ng tao sa kanya. Yakap pa rin ni Yorme ang taong bayan. Lewina Romanillos, boto pa lang ni Yorme, halata ng dinaya. May pumipigil talaga wag manalo si Yorme. At si BBM talaga ang kinampihan. Kung sino man gumawa ng dayaan, sana matinding konsensya ang tumama sa kanila. Bahala na si Lord. Ako din hindi ako naniniwala, magic ang resulta, basta ako hanggang dulo, solid Isko. Why? If they knew that Yorme is more capable candidate to the rest of others, one more thing, if the president is really concerned, kahit man lang endorsement sana, ginawa niya. Pwede po, opo, Ate Edna. Binigyan tayo ni Lord ng PRRD para sa tunay na pagbabago, tapos tinanong niya ngayon, o nagustuhan niyo ba ang gift ko sa inyo? Ang sagot ng mga Pinoy, BBM. Sagot ni Lord, bala kayo dyan.
Maya Ota. Pacheco Josephine, kasi nangalingan niyang 1.8 million mga animal yang pumili. Ate Zai, hello po. Gusto niyo manalo tayo, magpadami tayo sa 2028. Ate Isa, shoutout sa iyo. Ang mga IT at programmer ang mag-explain. They don't believe sa transmission dahil obvious. Ang paniwala ko, may magic ang nangyari sa maging results ng bilangan. Walang use ang Comelec dahil sa boat buying nga wala silang action. Sasamena Linda. Opo, totoo po yan. Sana pag nanumpa sa Bible ang isang sinungaling masunog ang kamay. Ay nako. Opo, Ate Ashley Sen. Ayan, nasa ano ko yan? Nasa thumbnail ko yan kanina sa live ko kaninang tanghali. Paano ni BBM may pagtanggol ang bansa kung sarili niyang pamilya di niya na ipagtanggol? Hindi barangay captain ang pinatalsik, Pangulo? Diba? Ipakita na lang natin sa 2025, ipa number one natin si Yorme sa Senate run muna. Hindi nila kaya pilit ibaba ang mahal ng ordinaryong tao. Kururo Pixo, present, good PM host, everyone. Yan, Kururo Pixo, shout out. Talaga talamak ang korupsyon sa bansa natin. O naman, sa totoo lang, mas maganda sana si Isko at Dokong ang nanalo. Eh yun nga po, eh kaya lang, hindi nga po maipapanalo ng walang pera ang eleksyon. Kuya Ramel Limpin, Mac, gusto ko nga maiproklamas sila BBM at Inday Sara, tapos madikyo siya para si Sara ang umupo. Eh yun nga po, nakadepende po yan sa bilis ng pagdinigjaan ng Supreme Court. Primitido humag daw, makmak mayroon pa kapatid sa nanay si BBM. Ay, hindi totoo yan. Hindi totoo yan, yung TBM na yan, impostor yung TBM na yan, si Tiburcio. Hindi po totoo yan. Dolores Oriel, wag po kayong manood kung kani-kaninong mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. Hindi niya po kapatid yan. Kahit magparami pa tayo kung ang smart magic ang may problema, kaya, dapat palitan na yan, picos machine, kailangan mano-mano na lang bilangan. Tingin ko hindi tayo babalik sa mano-mano. Hindi na po yan. Carmencita Nobeno, shame on them Marcos not welcome sa Australia. Yak, yan ang price nyo kasi mandaraya kayo. Ayan po, ayan, dyan sa aking thumbnail po dyan. Yan dyan sa aking thumbnail dyan. Alam niyo po ba na kahit na merong disqualification case, si Marcos Jr. ay maipoproklama pa rin po siya na presidente? Ito po ang sabi ng balita. Ang disqualification cases ayon kay Commission on Elections Commissioner George Irvin Garcia hanggat wala pang pinal na desisyon sa kaso o mga kasong kinakaharap ng isang winning candidate, wala silang dahilan para hindi ito iproklama. Pakinggan po natin si Commissioner George Irvin Garcia. Ang rule po kasi natin, kapag po kasi lalo pa po ito ay isang tumatakbong individual, hanggat wala po kasi final na decision doon sa issue ng disqualification at wala pong na pinaprevent kami pati magproklama, eh wala po kaming choice kung hindi proklama po ang mananalo, lalo pat ang mananalo ay sa senador halimbawa. Pagdating naman sa pagpuproklama ng mga winning party. Ayan. So, eto po. Ayon po dito sa balita. Kahit na ano pang mangyari, ay talagang maipoproklama ang merong disqualification case. Unless merong maglabas ng temporary restraining order para pigilan ang Comelec na iproklama yung nanalo. So, eto na nga. Diba, meron na tayong... meron nang gumawa ng isang parang complaint para hindi maiproklama si Marcos Jr. Meron po niyan, ha? Meron pong nag-ano niyan. Meron na pong gumawa niyan. So, ayon po dun sa complaint, pinapatigil nila ang bilangan. Pinapatigil nila ang bilangan sa Senado at sa Congress para hindi daw manalo o hindi... para hindi daw, ha, hindi daw kilalanin ang boto na nakuha ni Marcos Jr. So kapag siguro may lumabas na TRO, baka pwede pa na hindi maiproklama si Marcos Jr. Pero yung dahil lang sa meron siyang disqualification case, eh imposible. Kasi nga po, sa totoo lang, yan ang pangit sa ating batas.
napakabagal po ng hustisya. Oy, Kuya Anthony Han, shout out sa iyo Kuya Anthony Han, hello kay ano, kay Sik Alma. Yan, alam kong masayang-masaya kayong dalawa dahil nakapagkita na kayo. Yan, shout out ta, shout out Boss Anthony Han. Diba? So ano 'yan? Yung ano na 'yan, yung tawag diyan yung sa sinasabi ko nga na batas natin dito sa ating bansa. Napakapangit po. Brinyo, kahit nga yung mga may kaso eh. Diba? Kahit yung mga may kaso, nakakakandidato. Laila De Lima, nakakulong, nabubulok sa kulungan, nakakandidato. Si Kulaong, nabubulok sa kulungan, nakakandidato. Kaya po talagang ano, pangit po talaga. Pangit po talaga ang batas natin. Kasi kahit na po merong kaso, nakakakandidato. So, yun po kayang meron pang disqualification case ang hindi maiproklama kapag nanalo. Diba? Imposible nang mapigilan yan. Sa totoo lang, yung disqualification case nga ni Marcos Jr., eh, kahit na nakarating na yan sa Supreme Court, tingin ko po, eh, talagang hindi na po mapipigilan yung pag-upo ni Marcos Jr. sa Malacanang. Unless na lang kung siya ay hindi talaga, kumbaga yung kanyang disqualification case ay ma-disqualify talaga siya. Oh, Kuya Anthony, hindi pa ba? Nako, eh ba't balitang balita nakauwi na siya, Kuya Anthony. Yun ang ano sa akin eh, balita eh. May nakauwi na daw. Yun. Kyle Thomas, o ako din, sabi niya. Diba? Kaya pala hindi na atin ng debate kasi alam na nila pala, una pa lang na sila yung mananalo, sabi ni Kate. Diba? Ate Vanessa Yuki Kamimura, hello po. Kyle Thomas, JM Capitle, Herminia Pahe, kahit convicted, natakbo. Ay, kapag po convicted, hindi na po pwede. Kapag po convicted. Kapag nagseserve na ng kanilang termino, ng kanilang sentensya, hindi na po yan pwedeng kumandidato. Hindi cabinet ang binubuo ni BBM gang. Kasi halos lahat ng kaalyado niya, puro dokumentadong magnanakaw. Si BBM sinalubong ng protesta sa Australia. Ayan. Yan nga po yung ating topic kanina. Ewan ko lang kung ngayon si Gloria magkaroon ng ano kaya yan ng ano sa gabinete ni Marcos. 'Di ba si Gloria Enrile, si ano pa ba? Ay, mga Estrada sa ka-ehersito, pasok yan. Si Jinggoy, kasi si Jinggoy, ay hindi, senador na si Jinggoy eh. Baka yung ibang anak ni Erap, malay natin. Kasi sumuporta kay Marcos Jr. yan eh. Yose, shout out. Oh, sige, Kuya Anthony Han. Okay, kala ako nakauwi na eh. Okay. Mickey ang merong pwesto. Ay, oo, si Mickey Arroyo. Oo, nakita ko nga yun. Sabi-sabi lang daw yun. Hindi pa daw po yun totoo. Emma Pastrana, mga taong binigyan ng layaw ang pamilya Marcos para makapag-travel kahit saan kasi tagal nang hindi nakaalis habang ang mga Aquino nakaupo. Yan. Yose, shoutout sa'yo. Ah. So, sa mga kaalyado ni Marcos Jr., kapag ang napasok diyan ay yung, yan nga, mga makapagal, Estrada, Revilla, halos karamihan ng mga may kasong plunder, di ba, nandiyan? Si Jinggoy, kita nyo, ang laki ng kaso niyan. On bail lang yan, pero nanalo. Yan nga yung pangit dito sa ating batas eh. Kahit na may kaso ng pagnanakaw, pandarambong sa ating bayan, eh pwede pa rin kumandidato. Dapat yun ang baguhin eh. Huwag nang pakandidatuhin yung may kaso ng pandarambong. Diba? O magkaroon yan si GMA ng pwesto.
baka, di ba? Average yan, average one opinions. Nag-live si Doc Willie kasama si Yorme at pinaliwanag ang 15 billion infra loan at Divisoria Mall lot sale issue. Oo, oh, okay po. Oo, lahat plunder. Ate Herminia Pahe, di ba? Totoo naman yun, lahat yan. Lahat yan ng ano, nakita ko nga. Kaya nga tinawag silang Unidibs eh. Di ba? Kaya sila tinawag na ano, na Unidibs. Unitibs, dahil nga sa ano nila, sa samahan ng mga puro mga nandyan eh, mga ano, mga may kaso ng plunder. Ayan. So, yun po yung ating napag-alaman naman talaga dyan. Totoo naman yun, diba? Baguhin na ang rules sa COMELEC. Ang dapat pong baguhin yung ano eh, yung electoral law. Hindi ko alam kung ano yung law na yan, kung ano yung batas na yan. Ang dapat baguhin yung batas natin. Basta ikaw ay kakandidato, dapat merong kang malinis na record sa NBI. Kapag meron kang kaso na dinidinig, kapag ikaw ay nasampahan ng kaso, lalo na pag nanakaw, ha, hindi ka pwedeng kumandidato. Yan sana ang maging ano natin. Kasi biruin mo, magtatrabaho kang kahera. O, let's say kahera ka lang. Ano ang kailangan mo? NBI, police clearance, sedula, barangay clearance, good manners and right conduct. Yung huling tatlo o limang pinagtrabahuhan mo, ha, employment record, dapat meron ka. Diba? Tapos napakaraming papeles. Tapos kakandidatong presidente, dapat marunong magbasa at sumulat. Pilipino. 40 years old. Diba? Yan lang ang mga ano, yan lang ilan sa mga requirements para ikay maging presidente. So ang pangit. Diba? Eh, lugi tayong mga simpleng mamamayang Pilipino. Eh pag tayo mag-a-apply ng trabaho, ang a-applyan nating trabaho, 500 lang isang araw. Pero yung gagastusin mo sa pag-a-apply mo ng trabaho, eh kay gagastos ka mga 5,000 para makakuha ng requirements. O, Robin Padilla, pardon lang yan, convicted. O, di ba? Totoo yan. Kapag na-convict na, tapos eh pinardon, pwede ulit kumandidato kasi na-pardon eh. Napawalang sala. Pero kung sa ating batas sana, kung babaguhin ang ating saligang batas, kahit yung mga convicted na napardon, wag na sanang pakandidatuhin. Kasi yun naman ang realidad, gumawa ng kasalanan. Yun ang importante, gumawa ng kasalanan, hindi na pwedeng kumandidato. Tapos ang usapan. Diba? Yun ang pangit sa ating batas. So, ako po'y magpapaalam na sa inyo ha. Salamat po sa pagsama nyo dito sa aking live na ito, alas 7 na rin. At ako po'y uuwi pa sa malayong bayan ng Arakan. Eh, ingat po kayong lahat at salamat po sa pagsama nyo po sa aking live na ito. Sa mga nagpakulay po, maraming salamat po. Dahil po sa inyo ay nakakapagpatuloy tayo at makakapunta tayo sa gusto nating puntahan. Punta natin si Yorme, di ba? So, wag po kayo sanang mawala sa suporta sa mga katulad naming vlogger. Sana kahit na tapos na ang eleksyon at si Yorme ay mamamahinga na, magiging citizen iskuna, eh nandyan pa rin po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ha. Ako po lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at ako'y masaya dahil nakabalik na po ako sa pagla-live sa FB at ako'y masaya rin dahil hindi po kayo nawawala. Nandyan kayo palagi. Okay, average one opinions. Basta na-convict na plunder, tax fraud, criminal in nature na kahit na pardon, dapat permanent ban na sa public service katulad nun sa ambassador sa Brazil na nambugbog sa yaya. Oo. Tama. Tita Santos, tama ka makmak, highest position of the land, able to read and write lang, pwede na, OMG, only in the Philippines talaga. Nay Emily Tahader, bye-bye po Kuya Odi Banson. Max, sa June 30, punta kayo sa Manila para sa last day ni Yorme. Hindi po namin kaya yan sa last day ni Yorme kasi hindi po ako taga Maynila lang eh. Taga Mindanao po ako eh.
Carmen Chita Noveno. Thank you po. Kuya Victor Innocentes, thank you ha. O, tuloy lang po tayo. 1 year lamang daw si yo. 1 year pahinga lamang daw si Yorme. Sana nga. Jeronimo Sevilla, yan. Shoutout po sa mga nasa FB. Salamat, salamat. Yan. Candelaria Pimentel, nandito lang kami basta nandyan ka pa. Ay, opo naman. San Dazzle, Max, yun, yun pala yun. Yan. Nanay Aida Leton and babay po. Ate Duquesa, thank you. Yan. At Nay Emily Tahader, Odi Banson, thank you po. Bukas may hybrid hiring sa Maynila. May 18 start is ko. Wala nang iba pa. Okay. Maya Ota, ayan. Thank you po. Polbo Badilla. Hi, Idol Vlogger. Good eve. Hello din po. Ayan. So, salamat po sa inyo. Ingat po kayong lahat. Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Bye-bye po.